Alright, hello everyone. Welcome sa panibago nating lecture. This time, we will talk about IO psychology. Ang topic natin is on job analysis. Meron na akong ganitong lecture way back. This is the updated one. So marami akong mga bagong examples dito, at the same time mga bagong insights. Ano bang ibig sabihin ng job analysis? This is the process of gathering and analyzing information about a work or a job title an employee performs in an organization. Mahalaga tong term na to in IO psychology, yung job title. This is the official name of a certain post in an organization. Lahat ng posisyon sa isang organization, merong mga job titles yan. Halimbawa, sa Lasal, faculty member is a job title. Security guard is a job title. Dean, vice dean, chair, vice chair, lahat ng sinabi ko, mga job titles yon. So, bawat job title, bawat job position, meron siyang function na ginagawa in an organization. Okay, so, ang focus ng job analysis is on the job title. So, kapag inutusan ka na mag-job analysis ka, you are going to deal with different job titles. Now, what do we do with these job titles according to the definition? We are going to gather and analyze information tungkol doon sa mga job titles na yon. So, mangongolekta tayo ng impormasyon tungkol sa pagiging security guard, tungkol sa pagiging dean, tungkol sa pagiging vice chair. Alright? So, ang tanong ngayon, ano yung mga information na yon na gusto nating i-gather about those job titles? Basically, apat yan. Number one, what is the overall purpose of the job? Number two, what are the main tasks of the job? Number three, what qualifications are required for that job? And number four, what are the key competencies? I highly recommend basahin nyo, i-memorize nyo itong apat na questions na to. Baka kasi tanungin to sa board exam. So basically, these are the four questions we want to answer kapag gumagawa tayo ng isang job analysis. We want to answer these four questions in connection to a certain job title. Para mas malinaw, kung tatagalugin mo yung apat na yan, ito ang Tagalog translation. Para saan ang trabaho? Ano ang mga ginagawa sa trabaho na yan? Paano ang tamang paggawa ng trabaho? Sino ang dapat nagtatrabaho sa position na yan? Again, paulit-ulit, but this is very important, this is what job analysis involves. Insert a job title dito kung ano man yan, pagiging security guard, dean, vice chair, CEO, CFO. Pag sinasagot mo yung mga questions na yan, those four basic questions about that job title, then you are doing a job analysis. Sino ang gumagawa ng job analysis in connection to being a psych major? Isa yan sa mga trabaho ng HR assistant o ng HR staff. So for those of you psych majors who plan to go to the industry, isa talaga sa mga babagsak kanyong departamento would be human resources. And this is one of the things that you do as an HR staff. Pwede kang utusan ng bossing mo na mag-job analysis ka ng mga job titles in your organization. Alright? So let's apply the definition of job analysis. Scenario, nagtatrabaho ka sa isang startup company. Tapos ikaw yung ginawang HR head ng bossing mo. So sabi niya, gumawa ka ng job analysis ng kumpanya natin. What would be step 1? Ano yung dapat mong unang hihingin para makapag-job analysis ka? If you go back to the definition of job analysis, kailangan mong hingin yung mga job titles in that organization. So tanungin mo, bossing, ano ba yung iba't ibang mga posisyon na available dito sa kumpanya natin? And then from there, sasagutin mo yung apat na tanong about those different job titles. And the best way, going back to this slide, no, the best way to look for this, kailangan meron kang kopya ng organizational chart. Kasi sa organizational chart, dyan nakalagay yung iba't ibang mga available na positions in an organization. So, bawat isa dyan, kapag sinasagot mo yung four questions, eto, sinasagot mo yung apat na yan in connection to a certain job title or job position, gumagawa ka ng job analysis. Okay? Now, I want to teach you the difference between job analysis and job description. Para hindi masyadong mahaba, starting now, pag sinabi kong JA, job analysis yon. Pag sinabi kong JD,
job description yon. What's the difference? Job analysis, ito yung proseso. It is a verb, right? Action to eh, action. Series of steps na ginagawa ng isang HR person. Yung job description or JD for short, this is something concrete. This is written on paper. Pwede mo tong mahawakan. This is in the form of a document. So, ang JD, noun. Ang job analysis, verb. Dahil nag-job analysis ka, ang pinaka-output ng job analysis mo, ang pinaka-dokumento na resulta ng pag-job analysis mo is your job description. Kaya kapag inutusan ka ng boss mo na mag-job analysis ka, ang ibibigay mo sa kanya after mo mag-job analysis would be different job descriptions. Kaya given that difference between JA and JD, pwede ba magkaroon ng JD nang walang JA? Ang sagot, hindi. Kasi lahat ng nanggagaling sa, lahat ng nakasulat sa JD, lahat ng naka-indicate dyan, dapat nanggaling sa job analysis. In fact, matakot ka kapag ang isang kumpanya, meron silang mga job descriptions, pero hindi naman sila nag-undergo ng job analysis. Kasi you can always question, so paano nila nalaman na yung mga bagay na nakalagay sa JD nila are the right things that should be there? Kung hindi naman sila nag-job analysis. So to answer this question, hindi pwede. Kailangan mag-job analysis ka muna para magkaroon ka ng JD. Okay? Now, exercise. You can just do this on your own. Differentiate kung ano ang tamang usage, JA or JD. Imagine a scenario, ikaw naging head ka ng isang security agency. Ikaw yung nasa human resources. And then one of the security guards na hinahandle ng agency nyo, nagreklamo kay Rapi Tulpo. Okay? So tinawagan ka ngayon ni Rapi Tulpo live on air, kinakausap ka in connection to the complaint na final ng security guard mo. Okay? So on live television, tinawagan ka ni Sir Tulpo, ang sabi niya, may nagsumbong po sa amin na gwardiya. Pinapaglaban niya daw po siya ng maraming damit. Hindi daw po niya trabaho yon at wala pang bayad sa kanya. Now imagine, ano na lang, sabihin na lang natin totoo to. Totoong pinapaglaba mo itong security guard na to ng mga damit, no? So talagang meron ka ditong pinagawang ganyan. Sabi ni Sir Tulfo, nag-blank kami ng mga gwardiya. Hindi po kasama ang paglalaba sa trabaho nila. So in this case, ano dapat ang sabihin ni Sir Tulfo, JA or JD? Ang tamang sagot, ang dapat niyang gamitin dito would be job analysis. Kasi yung word dito, nag eh, diba? So sa Tagalog, pag nag, ang next word dyan, verb, action. Meron siyang mga pinagawa sa staff niya na action para i-justify yung reklamo, which is what? Ang pinagawa niya sa staff niya, nag-job analysis sila. Which means, nangolekta sila ng mga information tungkol sa pagiging isang security guard. Yun. So yung pinagawa niya sa staff niya would be JA. Okay? At na-confirm nga nila based on their job analysis na talagang walang security guard ang formally, ang isa sa mga trabaho niya, naglalaba siya. Alright? Next, he continues. Pwede po bang mahingi ang blank ng kumpanya ninyo sa mga security guards? Anong dapat ang gamitin niya, JA or JD? In this case, magiging JD. Kasi dito meron na siyang hinihingi na konkreto. Gusto niya ng papeles, gusto niya ng dokumento, and that would be your job description. And what could be the reason why gusto niyang makakita ng JD? Bakit niya hinihingi yung JD ng kumpanya mo? Kasi iti-check niya kung nakasulat ba sa JD ng kumpanya niyo na meron doong paglalaba. And the moment na may nakita siya doon na paglalaba, or sorry, the moment na hindi niya nakita na meron doong paglalaba, pero pinapagawa mo doon sa security guard mo, pwede kang magkaroon ng complaint. Pwede ka i-complain sa Department of Labor. Kaya one lesson that we can learn here, no, if you are an owner of an organization, hindi ka pwede magpagawa ng isang bagay sa isang empleyado na wala naman sa job description niya. Tapos oobligahin mo siyang gawin. Ita-threaten mo pa siya na kapag hindi niya ginawa, eh baka ma-fire siya, baka hindi siya ma-renew, hindi pwede yan. Dapat lahat ng bagay na ginagawa ng isang empleyado in an organization formally indicated in the job description. And then he continues, subukan niyo po ulit na mag-blank. Ayan, so nag-suggest na siya ng gagawin ng kumpanya mo. Ano ang tamang usage dito, JA or JD? Dahil merong salitang
mag, ibig sabihin next word niyan, dapat action. Ang tamang term dito is mag-job analysis. Mag-job analysis ulit kayo ng pagiging security guards para makita ninyo na mali ang pinaglalaban nyo ang gwardiya nyo ng damit. And then he continues, please lang po, huwag kayong magpagawa ng mga bagay na wala sa, anong tama, job description ng mga empleyado ninyo. Kasi nga, sa labor law, bawal yan. Okay? So, para mas maging malinaw yung konsepto ng job description na again, galing sa job analysis, I search for some examples of job descriptions online. Ito pala ang job description ng isang crew sa McDo. Ayan, basahin nyo na lang on your own, especially the bullet part. Ito yung mga bagay na dapat nilang ginagawa everyday. Lahat ng paggalaw ng isang crew sa isang McDonald's, dapat dito nakalagay. Yan, ito yung nagdidikta kung ano ang magiging galaw ng isang empleyado ng McDo labeled as a crew. Siyempre, iba naman ang paggalaw ng manager. Yung kanina kasi, ano yun eh, crew. Ito, manager to, mas mataas na position, mas marami siyang dapat gawin. Alright, so basta ang bottom line lang dito, all behaviors, all things, all tasks na ginagawa ng isang tao in an organization, ang nagpapagalaw sa kanya would be the things in the job description. Okay? Now, why is job analysis leading to job description important to do? Para mas malinaw tong sagot ko dito, i-focus natin sa hypothetical example, fast food crew ng Jollibee. So, gagamitin ko tong example to answer this question, saan pwedeng magamit ang job description in an organization, no? So, these are the following purposes of job analysis leading to job description. Number one, nagagamit yan for recruitment. Para malaman natin kung sino ang mga tamang tao na i-hire natin in a particular position. Kaya, ang lesson dito dapat, ang job description, hawak-hawak ito ng mga tao under the recruitment function of the HR. Yung mga psych majors dyan na nakikinig, if you plan to enter the industry, na sa human resources department kayo, isa ito sa mga functions na gagawin nyo, kayo ang in charge sa recruitment. Kayo ang magtatawag ng mga aplikante, kayo ang susubok sa mga aplikante kung sino ang pwede magtrabaho for the organization. So halimbawa, doon sa scenario natin, recruitment team ka ng Jollibee, no? 10 ang nag-a-apply para maging crew ng Jollibee. Sa 10 na yon, sino ang kukunin mo? Ang sagot, depende yan kung sino ang pinaka-tugma, sino ang pinaka-align dito sa job demands. Siyempre, hindi ka kukuha ng isang tao dito na hindi siya bagay given the job demands. Halimbawa, isa sa mga job demands would be magiging mascot. Magiging ikaw si Jollibee. O, hindi ka kukuha ng isang aplikante dito na introvert, na mahiyain. Diba? Kasi kapag nilagay mo yung introvert, ginawa mo siyang mascot, hindi siya magpe-perform well. Diba? Kasi pangit naman kung yung mascot mo, introvert, may party nandoon sa sulok ng pader nagtatago kasi raw, nahihiya siya. Nagigets nyo? So, hindi bagay. You will only hire applicants na yung kanilang KSA, knowledge, skills, abilities, is very in line with the demands of a job position. So, itong job demands na ito, saan makikita? Nakikita yan sa job description. Kaya again, ang ano dito, application, kapag hiring officer ka, habang nag-i-interview ka, habang kumukuha ka ng mga aplikante, dapat nasa kamay mo yung job description ng isang job position. Even in the early church, pinapractice yan ha. Merong screening. Merong mga key characteristics na dapat meron ng isang tao na magiging deacon. During that time, no, ang pagiging deacon, they are the leaders of the early church. Hindi basa-basa sino-sino lang yan, meron silang standards. So bago maging deacon ng isang tao, dapat ito yung mga hinahanap na qualities nila. Punong-puno sila ng respect, sincerity, not indulging in much wine. Honest sila, no? They must keep hold of the deep truths of the faith. They must be first tested, and then if there is nothing against them, doon mo sila i-hire as deacons. Alright? So, ang job description, nakakatulong yan for recruitment purposes. Number two, pwede mo rin gamitin yung job description sa training. Kasi, dahil alam mo kung ano yung mga skills na mahalaga,
para maging maganda ang trabaho ng isang tao in an organization, no? Sense mo, maiispatan mo ano yung mga skills na dapat pang i-upgrade. Right? Like for example, going back to the ano, to the crew. Crew member ka ng Jollibee. Bilang isang crew member ng Jollibee, ano yung mga skills na dapat magaling ka doon para mas gumanda yung serbisyo ng Jollibee? Marami. One example that I could think of would be siguro customer relations. So, tingin ko may mga crew, marami mga crews ng Jollibee, kahit yung ibang mga fast food chains, no, kulang sila sa training on how to handle irate customers. Kapag yung customer nagagalit na or naiinis na, merong mga aggressive na mga customers, paano ang tamang pag-handle ng emotions ng mga customers na yon? Ano ang dapat isagot? Ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin? Kailangan ba tumawag ng gwardiya? Kailangan ba videohan? Kailangan ba sagutin? Kailangan ba recitan ng Bible verse? Oh, marami mga crews ng mga different fast food chains sa tingin ko, kulang pa dyan. Diba? So, yun, pwede mong magamit yung job analysis para alam mo kung anong i-offer mo sa training program. Yun pa pala. If you plan to work for HR, isang trabaho din ng HR staff, ikaw ang magde-design ng training program. Ano yung mga skills na i-offer mo na i-upgrade in an organization? Diba? Pero bago i-approve yan, yung training program mo, dapat i-justify mo muna na talagang kailangan yung training program na yan. Na yung skill na ituturo sa training program na yan will really improve the performance of employees in that organization. And what can help you do that? What can help you further justify that this skill is really needed for that position? Yung job description. Yun yung ipapakita mo sa boss mo, no? Na itong skill na to, very in line with something written in the job description para ma-approve ka agad yan. Number 3, konektado din sa number 2, magamit mo ang job analysis for performance appraisal. Mauhuli mo in your organization sino ang magaling, sino ang palpak. Kasi malinaw sa job description eh. Ito yung mga key skills na dapat mong ginagawa. So, lagi mong titignan yung mga key skills na yon. Tapos, i-coconnect mo sa performance ng mga empleyado. Sino ang magaling dito? Sino ang hindi? Diba? So, anong gagawin natin sa mga magagaling? I-reinforce natin para ituloy-tuloy nila. Bigyan mo sila ng salary increase or pwedeng i-promote mo sila. Yung mga palpak naman, ang gagawin natin sa kanila, sila ngayon yung mag-undergo ng training. Diba? Hindi naman tatanggalin agad. No? Para maging makatao, warning muna, feedback muna, and then training, and then see kung merong improvement. Number 4, ang job analysis pwede rin magamit for salary grading para malaman natin kung magkano ba ang dapat ibigay sa isang tao who is working in a job position. Have you ever wondered why in an organization, iba-iba ng sweldong nakukuha ang mga tao? Ano ang nagde-determine whether the salary will be high or low? Ginawan ng research yan ng mga different IO psychologist. At ito yung gusto kong i-share, no, in this quote-unquote trivia. Sabi nila, meron palang two factors yan. No? May dalawang psychological factors that will determine whether you will get a high salary or a low salary. Yun yung, number one, volume. Dami ng trabaho. So, common sense, mas marami kang trabaho, mas marami kang responsibilidad, mas maraming bayad sa'yo, mas tataas ang sweldo mo. Number 2, ang isa pang factor para tumaas ang sweldo mo is yung uniqueness at specialization mo. Ibig sabihin, mas konti ang tao na kayang gumawa ng skill. At yung skill na yon, very important in an organization, mas meron kang value for that organization, most likely, tataas ang sweldo mo. Masyadong specialized yung ginagawa mo, irreplaceable ka, mahirap kang hanapan ng kapalit. Yan yung two major factors, no, that will determine your salary. But between the two, ang masurable dyan is yung uniqueness and specialization. Yung volume, hindi siya masyado eh. Although, it also works but not all the time. May mga empleyado na ang daming volume, ang taas ng volume, daming ginagawa pero underpaid. 'Di ba? Many tasks, underpaid. Maraming ganyan. It's not a guarantee na porket marami kang ginagawa, mataas sweldo mo. Ang magagarantee talaga yung uniqueness and specialization. Therefore, ano yung mga applications dito for volume? Kung gusto mong tumaas ang sweldo mo in the future, magsipag ka.
Di ba? Dapat volunteer ka ng volunteer ng mga bagay na gagawin mo in an organization kasi kada tanggap mo ng project, kada tanggap mo ng task, may additional payment yan. Dapat. Okay? Hindi pwedeng puro thank you lang, no? Dapat meron yang appropriate compensation. So, the more na tumatanggap ka ng trabaho, mas mataas ang sweldo mo. Now, for uniqueness and specialization, mag-aral ka ng isang skill na sa tingin mo, konti lang ang taong may alam, pero very important yon in that organization. Kapag na-master mo yung skill na yon, whatever that is, eh talagang mataas yung chance na magiging mataas ang value na ibibigay sa'yo ng organization. Now, in psychology, or kahit sa human resources, isama na rin natin, no? I think one of the important skills na talagang binibigyan ng premium, binibigyan ng value na dapat mong i-master is knowledge of statistics. Kapag psychologist ka, as you know, psychology is a research field. Marami tayong mga researches na ginagawa dyan that are very quantitative in nature. So kung na-master mo lahat ng statistical analysis, minamani-mani mo lang yung Jamovi, minamani-mani mo lang yung statistika, o hindi marami kang research na pwedeng gawin, mas marami kang income. Sa field naman ng human resources, usong-uso na kasi ngayon yung data analytics. Gumagamit ka ng mga statistical methods, no, to predict certain variables in an organization, yan yung trend ngayon sa HR. Kaya pag magaling ka sa data analytics, tapos HR person ka, eh talagang mataas ang value mo for the organization, most likely, mas tataasan ka ng sweldo. So, paano maging data scientist? Paano maging magaling sa data analytics? Talagang knowledge of statistics yan. Alright? So, this is one of the skills talaga na dapat mong specialize if you want this to contribute to a better salary. Okay? So, anyway, ang bottom line, yun ang isang purpose ng job analysis. No? Job analysis will help you understand or will help you determine the different values of your employees in an organization. Okay? Number 5, job analysis is also important for the clarity of task, para malinaw. Para malinaw sa atin kung sino ba ang may responsibilidad for certain task at magagamit natin yan kapag may mga masasamang nangyayari. Alam natin kung sino ang hahabulin, alam natin kung sino ang liable for those accidents. Halimbawa, going back to my Jollibee example, meron kang branch ng Jollibee. Unfortunately, yung branch mo nasunog. E di nagkaroon ng arson investigation, kinausap ka ng bumbero, ang sabi niya, ang pinaka-cause pala ng sunog, may naiwan na bukas yung kalan na pangluto ng burger steak. Dahil naiwan na bukas yun, may mga sumingaw-singaw doon, masyado naging mainit, yun ang nag-cause ng sunog. Tanong ngayon, sino ngayon ang hahabulin mo? Among your different employees, sino ang liable sa responsibility na yan? E di kukunin mo yung job description, titignan mo ngayon kung anong job position ang may responsibilidad doon sa kalan na dapat pinatay niya. So nakita mo na, ito pala yung job title na may responsibilidad dyan. Ang next mong gagawin, sino ang naka-shift? Kaninong shift? Sino ang naka-shift sa gabi niyo na nasunog yung restaurant na may ganyang job position? E di siya ngayon yung hahabulin mo. Kung magpa-file ka ng legal complaint, siya ngayon yung hahabulin mo. Diba? At i-justify mo kung bakit siya ang liable using your job description. Kasi pwedeng lagi sabihin ng empleyado, hindi naman ako yung may kasalanan yan . Hindi ko naman responsibilidad yan. O, diba? Yun ang hirap kung wala kang job description. Somebody can always make that excuse. It's not my job to turn that off. Buti na lang may job description ka. Malinaw na malinaw doon. Given that person's job title, isa sa mga responsibilidad niya yon at hindi niya ginawa kaya nasunog, malakas ang kaso. Diba? So, legal protection din yung pagkakaroon ng job description na galing sa job analysis. And number 6, mahalaga rin na meron kang job contract. Magagamit din ang job analysis sa pagsulat ng job contract. May mga bagay sa job contract na dapat galing siya sa job analysis, especially yung duties and responsibilities. Nakalagay yan sa job contract . So, dapat lahat ng nasa job description nag-reflect sa job contract. Kaya, ang isang practical application dito in the future, kung ikaw pipirma ka na ng kontrata
nandoon yung mga bagay na dapat mong gagawin, make sure lang na yung mga bagay doon, lahat yon nakasulat sa job description. Kaya ang contract signing, dapat yung nagsasign ng kontrata, sa isang kamay niya, hawak niya yung job description. Titignan niya kung lahat ba ng job description, kung lahat ba na nakalagay doon sa JD, nandoon din sa kontrata for his or her protection. Kasi, pwedeng mangyari na nasa job contract mo, pero wala naman sa job description mo. Halimbawa, nasa kontrata mo na maglaba ka. Diba? Eh, hindi mo binasa yung job contract, pumirma ka lang. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pumapayag ka na maglaba ka kahit hindi mo naman talaga siya trabaho kasi wala sa job description ng organization. Nung chinek mo yung job description mo in that organization, wala dun yung paglalaba. Pero nasa job contract mo, naglalaba ka. Hindi ka ngayon pwede magreklamo. Bakit? Eh, pinirmahan mo na eh. Yun ang ibig sabihin ng pagpirma. Agree ka. Wala kang problema doon sa mga nakalagay sa kontrata. So, ang ending mo, obligado ka tuloy na maglaba kahit hindi dapat. Kahit hindi ka sinusweldoan sa paglaba kasi yun pa yung nakalagay sa kontrata. Maglalaba ka ng walang bayad, eh pinirmahan mo. O ngayon, nareklamo ka, wala naman sa job description mo yon. Eh, ang problema nga, pinirmahan mo. So, ang dapat mong ginawa dyan is binasa mo muna yung job contract word for word, kinumpara mo yung laman yan doon sa job description. At nung nakita mo doon na bakit sa kontrata may paglalaba, sa job description wala, doon pa lang nareklamo mo na. Tanggalin niyo yung paglalaba dyan, hindi ko gagawin yan. Kasi wala yan sa job description ko. Alright? So yon ang different uses ng job description. As you realize, very important talaga na mag-job description. No? Na mag-job analysis leading to job description. Now, ano yung mga ways on how to gather information about a job position or sa madaling sabi, paano ba mag-job analysis? Saan natin kinukuha yung mga data para masagot yung 4 questions na yan? Let me share you 3 techniques. No? Number 1, ito yung pinaka-common na ginagamit, punta ka online. Halos lahat naman ngayon ng job position, punta ka lang ng online. For sure, meron diyang mga existing templates ng job descriptions for those job positions. Okay, ganun na lang kadali ngayon maghanap ng mga existing job description. Hindi ka na mag-i-start from scratch. Lalong-lalo na kung startup yung company mo, tapos nagbe-benchmark ka ng mga job descriptions of a certain job position or job title, everything is online. Actually, traditionally nga, hindi ganyan. Hindi pa available online yan. Talagang kailangan mag-network ka ng mga HR people in different organizations and then hopefully, bigyan ka nila, tulungan ka nila na makakuha ng idea about a certain job position. Hihingin mo talaga yung existing JD nila for a certain job position. Ang problema naman doon, karamihan ng mga job descriptions is confidential. So, hindi talaga pinamimigay yan. No? But then again, times have changed. Everything is almost there online. Alright? Number 2, na hindi na rin masyadong ginagawa because everything is online, pero ituro ko na lang din, you ask subject matter experts. Hahanap ka ng mga eksperto in connection to that job title. So, halimbawa, kung mausap ka ng mga seniors na, mga matatagal na in a certain job title. Halimbawa, bombero, senior firefighter. Paano ka magsusulat ng job description ng isang senior firefighter kung mausap ka ng senior firefighter? Makipagkwentuhan ka. Tanungin mo ano yung mga ginagawa niya. Ano yung mga dapat ginagawa ng isang senior firefighter and then from there, gawa ka ng job description. Or pwedeng pumunta ka sa academic institutions. Kausapin mo yung mga teachers doon na may kinalaman sa isang job title. Halimbawa, gumagawa ka ng job analysis ng mga piloto. May startup company ka, yun yung nature ng kumpanya mo. May mga pilots ka. Kung mausap ka ng mga teacher sa aviation school, tapos kausapin mo sila kung ano ba yung mga basics na dapat ginagawa ng isang piloto and then from there, makakabuo ka na ng job analysis. Okay? But then again, dahil nga everything is online, bihira nang ginagawa yan. Lalong-lalo na yung number 3, field observation, but it used to be ginagawa yan. Wherein, kung ikaw yung HR person na gumagawa ng job analysis, pupunta ka sa work setting mismo ng isang tao who is already in that job position and then you will observe everything that he or she will do in a day. Kumbaga, parang a day in the life of a chef,
a day in the life of a surgeon, a day in the life of a psychologist, bubuntot ka doon sa ginagawan mo ng job analysis, then you take notes, and then from there, gagamitin mo yon to answer these four questions. Or, may approach din, ikaw mismo yung gagawa ng trabaho. And see for yourself kung ano yung mga sagot doon sa mga questions na yan. But then again, numbers 3 and 2, bihira nang ginagawa yan because almost everything today is online. Okay? So those are the different ways, no, on how to gather data to answer these four questions about a job title. Now, in closing, as we end this lecture, so far, yung mga slides ko, if you notice, masyadong mga technical pa. Wala pa masyadong mga psychological implications. But, hindi pwedeng mag-end yung lecture nang wala yun because IO psychology is the psyche in the workplace. So, kailangan may mga psychological implications to, which we will do in this next few slides. Alright? So, ano ngayon yung pwede nating matutunan about job analysis in connection to our psyche? Okay? Meron akong 3 lessons na sana magets ninyo, no? Number 1, mahalaga ang job analysis leading to job description because it gives identity to your employees. Nasasagot nila yung question na who am I? One of the most important questions in psychology. Sino ako as a worker? Nagkakaroon sila ng identity. Alam nila kung sino sila. Malinaw sa kanila. Kaya sabi ko dito, no, malinaw, meron silang clarity kung sino sila. The thing is, yung clarity na yan, yung pagkamalinaw na yan, maganda yan kasi it contributes to mental health. Because our psyche is designed by God for clarity. Agree ba kayo doon? Diba? Yung human mind natin, yung psyche natin, talagang we are geared towards things na malinaw. In general, ayaw natin ng mga malalabong bagay. Ayaw natin na ang mga bagay-bagay sa mundo malabo or ambiguous. Ayaw mong malabo mata mo. Ayaw mong malabo yung screen ng laptop mo. Ayaw mong malabo yung government. Gusto mo malinaw. Gusto mo klaro. Because again, clarity in general is good for the mind. It also applies sa mga empleyado. Kapag malinaw sa kanila kung sino sila, anong mga bagay na dapat nilang gawin at hindi dapat gawin, nakaka-contribute yun sa mental health nila as an employee of the organization. Kasi ang job description, yun yung nagpapalinaw sa lahat. Eto ko, eto yung mga bagay na ginagawa ko, eto yung responsibility ko in an organization, lahat malinaw, maganda yun sa mental health ng mga empleyado. Kaya in connection to that, labas muna tayo konti ng IO psychology, hindi maganda that you are involved in relationships na ambiguous, malabo, di ba? Unfortunately, today, in our culture, masyado na itong ginaglorify, masyado na itong ninonormalize. I don't think dapat isama ito sa definition ng diversity and inclusion. Don't get me wrong, I believe in those two concepts, you know, but yung mga ganitong klase ng relationship where both parties agree na maging malabo, na maging ambiguous, hindi maganda yan sa mental health. Because again, our psyche is not designed for ambiguity, human relationships are not designed to be that way. Kung babasahin nyo yung definition ng friends with benefits, kung babasahin nyo yung definition ng situationship, talagang maguguluhan ka. Yan yung common denominator dyan. If you are involved in such relationships, the word is ambiguous. Malabo, hindi mo alam yung responsibilities nyo sa isa't isa, which makes the relationship very stressful. Because relationships, as designed by God, were not designed that way. Relationships are supposed to be clear. Malinaw na malinaw. Labels are important. Diba? Sa simula't simula pa lang, ang Diyos nagbigay na ng label eh. May tao siyang ginawa, yung isa man, yung isa woman. Why are those labels important? Kasi yung mga labels na yun, yan yung starting point. Later on, the woman will become wife, the man will become husband. The wife will become a mother, the husband will become a father. Oh. Malinaw yung lahat. Every label that you have, may klarong responsibilities and roles. Eh, pag pumunta ka sa mga ganitong relationships dahil walang label, ano mangyayari? O, di magulo. Hindi kayo nagkakaintindihan, hindi nagtutugma-tugma yung mga expectations nyo. So, ang outcome, hindi magaganda ang mga mental health ng mga tao na nasa relationships na yan. O, syempre, hahanapan nyo ako ng evidence. Totoo ba yan? You can read this article. Basically, ang sinasabi ng article dito, eh, hindi maganda sa mental health ng mga tao kapag sila involved in those kinds of relationships.
No, let me read to you the findings of this study. I-zoom in natin. Relationship ambiguity. Yan. Under dyan, yung dalawang pinakita ko kanina. Yan. Mga relasyon na malalabo. Hindi mo alam saan papunta kasi nga walang label. Ano raw nangyayari? Results in differing expectations between partners regarding closeness and intimacy, fidelity and obligation. Magulo. Kasi nga walang label eh. Kayo ba o hindi? Exclusive ba kayo o hindi? Mag-i-love you ba kayo o hindi? Gagamit ba kayo ng terms of endearment o hindi? Magda-date ba kayo ng Valentine's Day o hindi? Meron ba kayong monthsary or anniversary o wala? Malabo. O ano ngayon ang mangyayari? Tuloy natin. These differences lead to conflicts that set the stage for violence and aggression in adolescent dating relationships. Kaya nagkakasakitan. Kaya tumataas yung level of anxiety in those relationships. Because you are getting rid of something that is so important for relationships to work, which is again what? Labels. Mahalaga ang may label. Mahalaga na klarong-klaro sa both parties kung ano yung mga behaviors na dapat nilang ginagawa sa isa't isa. Kaya it makes sense na dapat merong relational job description. Agree ba kayo doon? Pag merong kasing job description yung mga tao in a relationship, mas nagiging maayos yung samahan. Expectations are clear. Klarong-klaro kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Merong mga parameters, merong mga rules, and that makes relationships more orderly. Kaya tinan nyo, ano ang ideal level? Highest level of human relationships would be husband and wife. Bakit? Anong meron sa pagiging husband and wife? Anong meron sa relationship nila na wala sa magjojowa pa lang? Sa husband and wife kasi, klarong-klaro na yung job description. Legally speaking, meron talagang job description ang lalaki, may job description ang babae. As a husband, as a wife, parameters are clear. Even the Bible agrees with this, no? Kung ikaw, wife ka, ito yung mga dapat mong ginagawa. Kung ikaw, husband ka, ito yung mga bagay na dapat mong ginagawa. And when these things are clear, and when these things are fulfilled by the wife, fulfilled by the husband, nagiging maayos ang human relationship. Malayong malayo sa mga ganitong relationships. God did not design relationships to be that way. Maliwanag. So for those of you who are currently in this kind of relationship, please get away. Run away. It's not good for your mental health. Alright? Number two. I hope this lecture made you realize that mind is powered by purpose. Isa sa mga bagay na nagmo-motivate sa tao para magtrabaho, nasa-sense niya yung purpose niya, meron siyang silbi. And job description gives that to an employee. Dahil alam niya yung laman ng job description niya, feeling niya meron siyang purpose. Meron siyang silbi sa organization. At yung sense of purpose na yon, yun yung nagpapamotivate sa kanya to work. Now, it makes sense kung bakit ang mga taong unemployed, hindi maganda ang mental health nila. Bakit? In connection to this diagram. Diba? In connection to this framework, kapag dati kang may trabaho, tapos nawalan ka ng trabaho, ano mangyayari? E di mawawalan ka ng job description, mawawalan ka ng sense of purpose, leading to a drop in your motivation, leading to distress, which is not good for mental health. Diba? Kaya yung mga taong nawawalan ng trabaho, kasama sa trabahong nawala sa kanila, nawalan sila ng sense of purpose. At yung pagkababa ng sense of purpose nila, yun yung hindi maganda sa mental health. In fact, let me read to you this other parts from this study. Zoom in natin. The average overall effect size was 0.51, which is malaki, with unemployed persons showing more distress than employed persons. Statistically confirmed, mataas ang mental health issues sa mga taong unemployed kumpara sa mga taong employed. Kasi yung mga taong employed, feeling nila may purpose sila. Yung mga unemployed, feeling nila wala silang silbi. A significant difference was found for several indicator variables of mental health. So yung mga taong unemployed, statistically speaking, mas mabababa sila, mas matataas sila sa mga yan. Mataas ang distress, depression, anxiety, and all the other mental health concerns. The average number of persons with psychological problems among the unemployed was 34% compared to 16% among employed individuals. Again, paulit-ulit pero mahalaga. Ano pinagkaiba ng mga taong employed sa non-employed? Yung mga employed, feeling nila meron silang purpose, meron silang silbi, kaya namomotivate sila sa buhay. Yung mga taong unemployed, ganyan.
nawala yung job description, nawala yung sense of purpose nila, not good for their mental health. Kaya kahit sa love life eh, kapag nag-break up, when you experience a breakup, bakit bumababa yung motivation, nawalan ka ng sense of purpose? Kasi nung kayo pa, ang job description mo, mahalin siya araw-araw. E nag-break na kayo, iniwan ka, pinagpalit ka sa best friend mo. Ano nangyari? Nawalan ka ngayon ng sense of purpose, nawalan ka ng silbi, wala ka ng mamahalin. Diba? Kaya karamihan ng mga nag-undergo ng breakup, ang isa sa unang bumabagsak, yung level of motivation. Sabi nga dito, how am I supposed to carry on? Yung words na yan, carry on, motivation yan eh. Paano ko gagalaw? Paano ko magkakaroon ng gana? Paano ko papasok ng opisina? Eh wala ka na. When all that I've been living for is gone. Got that? Purpose is very important in the workplace and job description. Helps us, helps employees to have that sense of purpose. And last one, number 3. Maganda na nag-job analysis leading to job description because it promotes organizational coordination. Diba? Yung mga psyche na nagsasama-sama in an organization, mas nagiging coordinated sila. Malinaw na malinaw sa kanila yung mga unique roles nila leading to achievement. That's how organizations achieve big things. When different employees in that organization know their unique roles, alam nila yung mga unique roles nila, kino-coordinate nila yung mga unique roles na yon, nagiging maganda yung achievements nila. Like for example, ginawa yan ni Steve Kerr, coach ng NBA, specifically ng Golden State Warriors. Yan yung coaching philosophy niya. If you're going to have a team of role players, then you better have a team of players who truly understand their roles. He does not start with talent. Alam naman niya yung mga players niya, magagaling na yan eh. Best of the best, kaya nga sila nasa NBA. So, hindi na niya masyadong pinoproblema yung talent. Ang pinoproblema ngayon niya is yung role. Yan yung step 1. Each players in the team must know they have different roles. Hindi pwedeng magdodoble-doble sila ng roles. Hindi pwedeng pare-pareho sila ng roles. 'Di ba? Kaya nung kinausap niya yung team na na-handle niya, which is the Golden State Warriors, yun talaga yung clarify niya, iba-iba kayo ng roles. Iba ang role ni Steph, iba ang role ni Clay, iba ang role ni Andre, iba ang role ni Harrison, iba ang role ni Draymond, iba-iba ng role yung mga nasa bench, iba yung role ng assistant coach, so on and so forth. And everything or everyone here agree. Ito yung role ko, itong gagawin ko, iko-coordinate ko yan sa role ng isa pang player leading to what? Leading to the best record in NBA regular season. Diba? Pag lahat ginagawa yung role, lahat malinaw, nako-coordinate ng maayos, nagiging maganda ang achievement. Ito yung best record sa regular season sa NBA, 73 wins, 9 losses. Si Steve Kerr, yung coach, when Golden State Warriors achieved that. Pero bago yung 73-9 na record, ano muna yung best record sa NBA? Bago ito nangyari, na matagal din bago nabasag, that would be Chicago Bulls, Michael Jordan era, headed by Coach Phil Jackson. Ang record nila doon, 72 wins and 10 losses. Right? So, ano ang common between Steve Kerr and Phil Jackson? Si Phil Jackson at si Steve Kerr, pareho silang naniniwala sa kahalagahan ng roles in an organization. At yung roles na yan in an organization, where does it start? Sa isang matinong job analysis leading to a very clear job description. So, these players from Golden State Warriors, from the Chicago Bulls, they know their job descriptions well. Now, trivia. Ano po ang isang common between Steve Kerr and Phil Jackson? Ano ang connection nila? Actually, si Steve Kerr was a player of Phil Jackson. Ayan, as you can see here, no? So, itong si Phil Jackson, nung na-achieve niya yung 72-10, Steve Kerr was one of his players. So, ang implication niyan, nakuha niya yung coaching philosophy. Steve Kerr got his coaching philosophy from his mentor, Phil Jackson. So, ibig sabihin yung principle of knowing the roles to make the organization successful, meron talagang reliability yan. It worked for Phil Jackson, it worked for Steve Kerr. And it works for many other teams in different sports. The more the different players know their roles, the more they coordinate these differences in their roles, mas nagiging successful yung team. Right? So, ganun din sa organization. Yan ang dapat pinag-uusapan sa team building. Kapag magbubuk kayo sa Boracay, doon magti-team building, mag-strategic planning, isa yan sa mga major topics na pinag-uusapan.
ano ang different roles ng iba't ibang mga job titles. Kasi along the way, minsan nalilimutan yan eh. Kailangan ng reminder. Diba? Kaya yan yung isang pinag-uusapan sa mga team building sessions. Clarifying the roles, the unique roles, and studying how to coordinate those different roles. Google is very good in doing that, kaya sila very successful. Malinaw na malinaw, no? Under the CEO, itong mga taong to, alam na alam nila kung ano ang dapat nilang ginagawa. Alam na alam nila yung uniqueness ng roles nila. And they're doing it so well, nagko-combine-combine yung mga achievements nila within their roles that all contribute to the greatness of Google. Maluwanag. Oh. Pero again, ano ang point ko dito? Coordination of unique roles starts with a very clear job description na nanggaling sa job analysis. Okay? So yan ang mga psychological implications on job analysis. Sana marami kayo natutunan. If you have any questions or comments about this topic in IO Psychology, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Until the next lecture, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.